Magandang gabi ng ano ba ngayon? Pecha na. Webes, tapos na yung Santo. Kaya naman mayagpag yung mga Diablo. Ganon. Ngayon, bati-bati muna ngayon. Of course, ganon. Pasalamatan po muna natin yung ating sponsor ng ating live stream for tonight. Walang iba kung hindi kay Ma'am Charlene Kim ng Seoul, South Korea. Mabuha! Thank you. Sa tiwala tsaka sa pagmamahal. So, ano, attendance. 68 tayo ngayon. Yung mga may panahon pa kayo para ano, uy, pa-share naman. Pa-share naman ng pagmamahal ninyo. Sige na. Please. Jose Paoliba Lopez, good evening. Kay LV Sanchez ng Abu Dhabi, magandang hapon. Nympha Vlog, hello, why? Why? You are looking at me, I'm handsome? Am I handsome? What? Why? I will charge later. Pati Nintendo ko para pa-charge mo, anak ko. Kaya yan, kay Ma'am Nympha Vlog, Liwayway Castillo, Liberty Arcega, Nanette Quatli. What's up, you? Good evening. Edison Castillo, like that, bro, na yung bangal daw mo from Orosi, California. Hello sa mga kaibigan natin sa California. Conchita Hernandez, hindi nila kaya si Tatay Digong, walang kasalanan sa kanila. Ang sakit, mga DDS. Sabi nito, ha, hindi yan ama ng sanlibutan kasi po kung ama siya ng sanlibutan, dapat hindi siya nagtatago. Oo, ano siya ngayon? Ama ng mga daga. Dilbert. Speaking of Dilbert, parang may kilala akong Dilbert na Malacanang vlogger. Kilala niyo. Kaloyal Alex Andrade, good evening. Kay Jeline Salvador, magpakita ka na kibuloy. Akala ko matapang ka, makapangyarihan ka, bakit nagtatago ka? Eh, yun ang kapangyarihan niya, ang magtago. Parang tardong putik, anak ng putik. Fidel Limos, tignan hanggang saan ang loyalty lang kay Pacquiao. Benjamin Flores, subukan nyo, tignan natin kung sino madelikado. Sure ako kayo mga bayaran. Oh, mga DDS, mga tanga, shout out. Yan, shout out, press one naman yung mga tangang DDS dyan. Ang makilala natin ngayon. Norma San Pablo, Nanita Umali, yan ang ikakamatay niyan ni Kibuloy. Siya din ang gumawa sa kay Alan Vasquez, shout out. Kaya guilty talaga, totoo lahat. Oh, mamaya natin pag-usapan yan. Edgar Ines, ating kababayan mula sa Inorte. Lita the Partners, Elena and Brenda, kay Ma'am Nilda Arceo, LMA TV, kay Agri-Life Vlog UK. Manotengin, mabutengin. Raul Batika, idol, nagtatago na ang hari ng mga kiss-kiss. Ay! Ma'am Charlene K, maraming salamat ulit sa iyo. Hello, Nelson Gunta, number 52 ka na. 93 tayo, dadami tayo. Abi hindi na, naubusan ng ano, para gitna tayo. Anthony Lim, shout out. Guys, sige, paspasan natin. Sir Ki Rayamoto, hello, Ruth Bediasay, Kaloyal Ma'am Senchang, kay Judas Sidigong. Oo, Judas talaga yan. Nelson Guntan, Kaloyal Marta, Smooth Just with Rusty from Australia, Rose Tamboa, Bintar, apat, gini, Bintarin. Napakanan nyo ito, okay na nangin. Bakal kayo, mit, dita, bulbulala. Hindi lang may isuro mo tayo. Bakit kag bakal? Di kita lumabas. Nga nakamotor. Apayagat. Damat igatang. Dat mapler. Daina. Bentot. Euphemia 525. Mana Mimi. Shout out. Kay Bentot. Nandyan. Jose Pauliba Lopez. Rose. Uy. Rose Libertino. Yung aking butit hindi na damage yung airport mo kumare. Uy. Watch out for the aftershocks ha. Kay magpakampante. Mari Chris Hernandez, hello po from North Carolina, US of A. Eli Manalili, Alcaraz Tua, Hazel Alcaraz Tuapen, Ma'am Euphemia is there. Mike, hello. Leonardo Lipurada Sr., kay Charlene Kim, Eli Manalili, Bula ang Chismosa, naku po. Anong buhay BT, yan, Alexander Londera, kay Ma'am Euphemia, tik. Gerard Toya is there. Cesar Dalida, I saw you. Digong Nyo, Sara Manhidga,
Mary Ann Lidawan, hello, hello, hello. Kay Rose Tambua, nandyan. Dildar sa'yo. El Maliego, hello. Joanne, just Joanne. Pakundo, then Starving Junior. Good evening. Joanne, dito naman tayo. Bakit saan kayo galing? Arsenia Sotero, hello, hello po. Irene Peralta. Mantita ni Dasi, bonjour, kumusta ba? Umuulan dito sa Paris. Rosalie Bernales, shout out. Okay, Carmen Lee. Jimuel Antonio, Trunks Reacts Channel. Wala kang mapapasamang press 1 dito. Ako lang may karapatan magpa-press 1, Trunks. YY Castillo from Bahrain, stay safe. Linilikom na mga salot sa ating lipunan. Mauuna si Digong. Lusana Nerpio, Ariel Nachor na yung bangarabim, sir. Ganamin nga buibuyag, biyag apo ko na ni Apo Ariel. Nagano kayo, Apo Ariel? Ha? Ayan, Lourdes Barret. Jem, hi, hi. Hello, hello, hello. Bro, Abi Kagampan. Twitch G. Tagal naman makulong ni Digo. Ay, hinay-hinay lang kayo. Hindi na makukulong yan. Kay Love Sapphire, nandyan na din siya. Mammar 76. Ano pa? Stay safe, Carmeli. Dario Padilla, buenas noches. Malas de Dotertes. Atago Akibuloy. Judy Figuera, sir, kahit ako'y isang DDS, suportado ka. Mabuhay. Ayan ang gusto. Kuya Bai 2, hello Joan. Oh, ayan, and so on and support na tayo. Oh, yan. Bye. Big Romeo, good evening. Okay, ganda ng balita. Wala pa rin kwenta yung warrant of arrest ni Kibulu. Umirma sila ng dokumento. Hindi naman maiksik. Japangasinan. Wow. Japangasinan. May kilala kong ganyan. Japanga. Japanga sinan. Ganda ng papagusa mo. Basta na, ah! Huwag nyong i-hide. Bakit nyong hinide si Ariel? Paki-unhide. Yan, okay na. Bibigyan ko sana ng ano. Bibigyan ko sana ng, ba naman ito nangyayari sa, dali lang Ariel, ha? Bigyan ko sana ng jacket para hindi pag-initan. Yan, okay na Ariel. Digong nyo, saramanhid. Oh. Sige, larga. Sensya na, Ariel, ha? Makati kasi. Tignan natin itong mga balibalita. Basta ako, nakakita ako ng tagapanga siya. Naalala ko, pigar-pigar. Sana makatikim ako ng pigar-pigar soon. Papaitan, nakatikim na ako ilang araw ng PW Discarte. Awarin ni Kibuloy, naglimingin. Patao din tayo. Ah, Jaime Martin, watching from Toronto, Canada. Uy, Sir Jaime. Shout out po sa inyo. Mabuhay po kayo. Saan po kayo sa parte ng Canada, sir? Hindi nyo na itatanong po. Isa po akong magiting na Canadian. Oh, ako lang po yung Canadian na hindi citizen. Pero uy, Canadian. Dakilang Canadian. Pagtit, magluto Canadian. Pagtit, magwalis Canadian. Magsaing Canadian. Mary Joy Alos, hello, 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 hello. Good evening mula sa dyan sa Kuwait. Tapos na ba Ramadan? Ha? Ah? Matatapos na naman ang Ramadan, di pa nagpapakita si Kibuloy. What? What? What is that? Ramadan? Ah, kita niyo, are you Muslim? How do you know that? Oh. And how do you know that? You are not Muslim. Di ba yung anak po, alam niya kung kailan magtatapos ng ano, Ramadan eh. Jera Toya, maglaba ka na dyan. Baktid ka talaga. Bakit? Bakit? Ano bang pangalan ko? Baktid. May babagtid pa sa akin. Di na tao. Oh, ayan. Speaking of bagtit, may kwento to. Ayan, yun yung kausap ko kahapon nung nag-live tayo. Siya po yung asawa nung namatay. Actually, initil niya ang kanyang sariling buhay because of depression. And then, napanood ko lang. So, inutusan ko yung nakiusap ako dun sa pamangkin namin, nahatiran. May bagtit channel pa pala.
Tinawanan ako. Sabi niya, "Tito, anong ilalagay natin sa papa sa ano?" Sabi ko, "Bagtit." Tumawa. Pero kita niyo yung papel, bagtit. Yung sa sobre, pulang-pula. Ah, nagbigay lang tayo ng konti nating abuloy, mga kapatid. Para makagaan naman kahit papaano sa kanila. So, dyan napupunta yung mga pera ninyo. Ano ba kayo? Pera nyo yan, hindi ko pera. So, itinulong lang natin sa mga nangangailangan. Yan. Sana maging okay. Hindi naman magiging okay kasi patay na ba, diba? Pero sana makagaan man lang sa kanilang problema kasi I've heard na nangangailangan sila ng financial para mailibing na maayos yung kababayan natin. So, mayroon pong point na tinawagan ko pa yung anong pa, kinontak ko pa yung editor-in-chief ng news portal Ilocos para lang i-verify. Sabi niya siya nagbigay sa akin ng ano no Facebook account. Kaya natin nakausap kahapon si Ma'am Juliet Ponce Lanas. Kaya dyan po napupunta yun yung mga pera, ha? Manjan lang yan. Nakatago lang yung iba, yung mga sobra. May mga sobra po nung ano, nung last month, nung March, I think, nasa 40,000 yung sobra. Tapos, binigay natin kaagad yung allowance ng mga beneficiaries natin ng mga estudyante. Norma San Pedro, shout out. Binigay natin kaagad. Meron pa natitira yata siguro mga 30. Tapos, ayan, nagpadala yung mga ano natin. Para at least, pag may pondo lang dyan, pag may nangailangan, pag may ano, may bibigay tayo. Ganun lang naman. Huwag nagpakamatay. Depression. Kaya ako natatakot ako sa depression. Oo. May depression ako. Lagi ako pinaglalaba, pinag-grocery. Lalo-lalo na pag wala akong pera. Ay, di joke lang yan. Ayan, ito ano lang ko, ha? Nabasa ko lang to. Hindi ko, may nag-BBM youth channel. Team BBM Youth yung gumawa nito. Pinangalanan nila yung mga fake news peddlers. Pero nagtataka ako dito. Okay, pangalanan natin yung mga fake news peddlers daw. Maharlika, number one. Vic Rodriguez, number two. Chrisette Laureta Chu. Jason, so, hindi ko kilala yan si Chrisette. Glenn Chong. Sas Roganda Sasot. Peebles Talagera. Kukulukoy. Joy DeVive. Mavi Spencer. Pebbles Duque, Ana Malindugoy, Daniel Long, SMN9 News Channel, Banat Bay, Salvador Panelo, Harry Roque, Daily Tribune, LTG, JerveFestuk.com, Ensay Mother, Bagoong Pilipinas, Solids North, I am Sean Wayne, Hampas Lupang Mandaragat, One Beach Duck, Hello Kitty and Superman Lenko, Samuel B. Ragay, Aircraft Combat, Badung Arateles at Mike Cervera. yan daw yung mga fake news peddlers. Well, hindi ko alam kung katuwaan to. Basta nakita ko lang sa ano na, nakita ko lang yan. Diba? Tarantado, pinangalanan lahat yung mga fake news. Marami pa nga actually hindi nakalista dyan eh. Diba? Pero nagtaka, wala naman. Payag ako sa lahat na yan. Although hindi ko naman kilala yung ilan. Totoo lang. So yun yung mga bali-bali-balita. Oh, eto. Ano? Isinilbi na po. Ano? Sumuko na ba si Kibuloy? Andyan na ba? Nasali si Mike Mangusin. Sino si Mike Mangusin? Mike Cervera yung nakita ko dun. Ulo ko. Diba? Travelers, Brothers Travelers. Oh, wala pa nga dyan si ano eh. Wala pa dyan si Dada. Wala pa dyan si Oli. Oh. Apolinario Mabini, buhay ka pa. Ay, buhay ka, present. Idol natin yan eh. Si Apolinario Mabini, bayaning, ano ba yan, lumpo siya, di ba? Si basta alam ko siya yun, nasa 10 piso. Laging yun ang baon ko nung mag-high school na ako. Wala pa si Kapitan Dado, si Gerald Macana, so nga, wala pa yan mga yan. Oh. Ano, pina-aresto na ba? Wala pa? Hina naman ng PNP. Hina naman ng NBI. Pero kapag ano, kapag nakalimutan nila si Trixie at Harry Mau, oo nga, no? Ado si Harry Mau. Oo. Alias Darby, kabilang dyan, puro fake news. Ako din, bagtit, malapit na din ako magpamatay. Sobrang depression, pero uwi muna ako Pinas. Makapalo ako ng yutak sa mga NG. Hindi makapatay. Ikaw yung papatay, hindi ko yung magpakamatay. Ganun lang yun.
Ito wala pa rin. Hina eh, no? Pero kapag mahirap ang ano, merong Warshak Belyesa, shout out. Praise the man yan. Alam niya si Puy, Warshak Belyesa. Tagasang ka ba? Pero pag mahirap yung may warat o bares, ang bilis-bilis mahuhuli. Eh, no? Kapag yung pastor, kapag may maraming perang, bagal-bagal. Eh, no? Tapos sasabihin ni Kibuloy, haharapin namin ang anumang mga kaso sa korte. Ngayon, nandyan na. Hindi naman maharap-harap ng gago. Bakla talaga tong manyak na. No? Sabi ko sa inyo, kaibigan ng sinukaling, manyak. Napaaga, Bambet Ariola. Ang mga otoridad, ang warrant of arrest na inisyu ng Davao Regional Trial Court. Nelly Luzano, hello. Laban kay Pastor Apollo Kibuloy at limang iba pa. Ayon sa direktor ng NBI Region 11. May piyansa pala ang pang-aabuso sa mga bata. Eh, no? Dapat bitay ka agad yan. Eh. Kapag inabuso mo yung mga bata, dapat pag may rape, sexual abuse, dapat. Kahit na hindi nakapadaanin sa korte, dapat yan. Patayin na ka. Diba? Nasaan na ba kasi ang bitay? Diyon na miskwa, saan ba pangit si Kuya Biti? Lahat dito sa MSM. Ah, meron nakasingit. Diyon na miskwa, saan yun? Guwapo ka ba, Diyon? Ah, boy, puta na, pangit mo pala sa personal. At putang ina talaga si Digong. Boy puta, si Digong ang boy putang ina. Pangit talaga yun, hayop na yun. Lahat ng mga DDS naniniwala kay Digong. Putang ina talaga. Galing mo talaga, June. Sana mabuhay ka pa. Yung naagnas ka na, buhay ka pa. Wala si Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ. Wala? Akala ko ba Kingdom of Jesus Christ? Bakit wala siya doon? Ibig sabihin, wala. Ano, gamitan lang yan? Parang pag naglibog si Kibuloy, doon lang siya pupunta. Davao City, pero naiabot ng pulisya ang warrants. Ano kaya ang silbi niya? Pag naiabot, hulihin niyo. Padapain ninyo, basahan nyo na Miranda Code, ganun. Administrator doon. Wala rin daw ang religious leader sa... Ah, tama nga, butas-butas ang mukha. Tama nga, si Digong nga sinasabi nito si John Amisco. Prayer Mountain ito sa Barangay Tamayong at sa kanyang resort sa Samal Island nang puntahan kanina. Hiwalay namang isinilbi... Dahil na, may malalaking bahay ka pero hindi mo matira dahil sa warrant of arrest mo eh, no? Ang warrant of arrest sa iba pang akusado. O yan, oh, yung ibang akusado... na nahuhuli pero bakit si Kibuloy wala? Tapos sasabihin niya umuusad daw yung justice system natin. Sa ngayon, tatlo sa kanila ang dinala sa kustodiya ng NBI pero nagpiyansa na ng halagang tig-80. Mayaman sila eh, no? May mga piyansa, may pampiyansa sila eh, no? Ganyan talaga pag mga rapist. No? Ibong piso ang warrant. May mga ano, Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, at Silvia. Ito ba yung mga ano niya, mga bugaw niya? Ha? Nelly Lorenzo, pa-jacket po, sir. Lorenzo. Tagasan po kayo, Ma'am Nelly. JR Aniban, good evening, sir. Pag-tit new subscriber mo po, watching and support your vlog. Thank you. Tagasan ka, JR Aniban. Ha? Tagasan po kayo. Pakitype lang po kung tagasan kayo, sir. Arrest ay para sa kasong child abuse noong 2011. O, 2011 pa. Diba? Ay, no, baka pag-utos itong mga DDS na to, hindi nyo ako utos sa mga pag-uumpuging kayo sa babae. Sa amin yung sidigong, pag ako nainis ninyo, pag-uumpuging kayo yung mga DDS ko, tapos sipasipahin mo kayo sa pagmumungan. Sabi kayo, ano ako, bayaran ninyo para utos-utusan nyo rito. Tarantado. Itong mga manyak na to, mga pag-utos eh, taga Baguio. Oy, shout out sa mga taga Baguio diyan. Si John Amiskuwa, go again. Ipain ko pa yan. Ganun to si John Amiskuwa, ito bagay sa iyo, pumunta ka sa live nito. Doon ka pumunta, ito. Oh, iiyak na ako, iiyak ganyan na lang, ako. Ganyan ano ka, lang. Ano ka, pambata? Dede ka ba? Dede ka ba? Dede ka na. Dede ka na. Dede na. Dede na. Diyan, pumunta ka diyan sa live niyan, magpadedehan kayo. Tado, yan. Saan ka pumunta sa mga vlogger niyo, mga manyak? Bagay kayo diyan. Bukod sa child abuse, haharap din sa kasong sexual abuse. Bata. Pakaabuso sa bata. Abusadong sexual. Ugaling-ugaling DDS talaga itong mga... Ang religious leader. Pinaghahanap pa hanggang ngayon ang dalawa pang akusado. Wala. Asan na yung tigas ng mga DDS natin? Haharapin na lahat.
matatapang na lang kasi sinungalingan yung mga DDS ngayon eh. Di ba? Sa katangahan, sa kabubuhan. Diyan sila. Sila na nga bubo. Sila pa nagmamatangan. Nagmamatapang sila pa naggagaling-galingan. Di ba? Matarantado. Thank you, man. Shout out, Seraphine. Hello. Ganyan yung mga ugali ngayon. Ano, isharap nyo nga, sige, Buloy. Tatapang ninyo noon na ikasuhan ninyo kung kaya ninyo. Harapin niya yung kaso niya. Eh, ngayon may kaso na sa korte. Atago naman ang mga tarantado. Diba? Tapos pag binanatan mo, iyak-iyak sila. Walang biyambuhan. Ano, ilabas nyo nga, sige, Buloy, kung kaya nyo mga DDS kayo. Sa bagay, hindi nyo nga may ilabas si Bantag. Diba? Putulin na bayag ni Kibuloy. O, putulin mo yun. Maliit na nga bayag nun. Saint Benedict, hello, hello, hello. Mambayat Ariel, kahit daw ordinaryo tao, pwede na hulihin si Kibs. Ano yan? Citizen's arrest. Actually, pwede. Pero, may ano dyan, oy, mga DDS. Meron daw reward money si ano. Pag itinuro nyo kung saan nagtatago si Kibuloy, may bibigyan daw. Dagdagan ko na ng 20. Mahilig naman kayo sa 20, di ba? Wala kayo pabili ng bigas. Kaya nga kayo, naging hangin na yung mga utak ninyo. Hindi kayo kumakain mga DDS. Gilbert Sanchez, shout out. Thanks po, Sir BT. Anong thanks? Anong thanks? Ano sa'yo? Mas pogi pa si Kibuloy. Hindi na bali mas pogi si Kibuloy. Manyak naman yun. Di ba alin pangit ako? Di naman ako manyo. Bakit ikaw, Jun, na-miss ko ha? Manyak ka? Oy, yung mga kapitbahay ni Juna Miskua, Pasubilyo, itago nyo yung mga anak nyo, delikado dyan. Mga sapian yan ng espiritu ni Kibuloy, tumira yan ng bata. Diba? Walang silbi si Kibs, nakahanda na ang kawayan na mantuhog kay Butanding para litsunin. Ayusin nyo, oy, Jun, Miskua, sinong mga kapitbahay mo na tinira mo mama? Bago ka, tigil-tigilan mo yan. Baka makulong ka, tarantado yung makamanyakan ninyo. Kontrolin ninyo, ha? Doon mo ikaskas sa ano? Doon mo ikaskas doon sa kable ng kuryente. Para mangisay ka na tarantado. Ha? Dalahan nyo ng batang babae si Kibuloy para madali mahuli. Painan ninyo ano ng mga bata. Ipain nyo yung anak ni Digo. Yun ang ipain nyo, lalabas. Sigurado yan. O kaya kahit na sinong DDS, wala naman silbi na yung mga yan. Pariwara na buhay ng mga yan. O, kumakampi sa mga kriminal. Share ko, community. Oy, maraming maraming salamat, PWD Discarte TV. Ipugaw. Nag-fluctuate dahil nandito si John Amiskoa representing the Duldog Duterte Society o also known as ganda ng pangalan ninyo DDS ano? Duldog Duterte Society. Alam mo ba ibig sabihin ng duldog yun? Agdan lapag mo sir kung makyat yan kung sino. Oy! Oo nga no. Lapag ko John, akyat ka. Pakitaan tayo. Kung guwapo ka, bibigyan kita ng 50 mil. Oo. Kailangan mo yan para mabuhay mo ang sarili mo. Tanga. Ano, 50 mil. Ito, ito, nakapanood. 240 nanonood. Oh. Ngayon din. Bibigay ko sa'yo pag umakyat ka. 50 mil. Tumataginting. Ano? Akyat ka? Dali ha. Baba ko yung ano, hagdan ha. Baka hindi marunong. To pindutin mo lang to, itong link na to. Junamiskua. Bibigyan kita ng 50 mil. Pakita mo lang yung mukha mo. Yan. Hindi totoo, 50 mil talaga. Hindi na, Jun. Adyan na yung link. Jun. 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 Titit. Yun, titit. Wala na. Pag naglapag ako ng link, wala na. Takbuhan na sila, eh. Magdadagdag daw si Mary Jane Jacinto ng shampoo sa 20 mo. O yan, 30 na. Ibig sabihin, 50,030 na. O, nagdagdag si Ma'am Mary Jane Jacinto ng nagilyan. Kaya, Jun, ikaw naman, di ka mabiro. Hindi, ano, pag ako nagseryoso, di na daw mabiro. Halika na dito, Jun. Seryoso na. Jun. Lay dead. Jun.
Halika na rito, bigyan kita 50 mil talaga. Oh, pag binigyan kita ng 50 mil, tayo na, may, hindi mo na kailangan mang rape. Hmm, may pambayad ka na. Halika na, may pampakain ka pa sa mga anak mo. May pampakain ka pa sa pamilya mo, mga tanga. O, ano pa ba? 50 mil. Ayaw mo? Ayaw mo 50 mil? Gusto mo 20? Tanga talaga. Maganda. Lori Pajardo. Late ka na naman, manang Lori. Ano ba? Walang makita ang batang babae si Kibuloy. Ano na, John? Wala na? Sabi ko sa'yo, huwag kang magtatapang dito. Hindi mo kayang ano. Tanga na, si idol mong badunga. Sabi ko, pakyatin ako. Ayun, namutla. Nagsara ng live. Ay, si Digong. Ay, si Digong. Paglaybin mo si Digong, aakyatin ko yan. Papakita ko sa inyo kung paano ko ilang paso yung sa pader, sa higyo mukha niya. Ha? Diyos ko, John, huwag kang magtatapang. Nakakahiya ang tatay mong supot. Kasi pag ikaw na anak, nagmatapang ka, hindi mo kayang panindigan, tatay mo supot, may kupal pa. Ano? Nakakahiya itong mga to, tatapang-tapang ngayon, hindi na pala kayang panindigan. Wala na yan si Kibuloy. Nagtago na ng tuluyan. John, tanongin mo sa tatay mo. Di, totoo. O kaya tanongin mo yung nanay mo, siya ba tatay mo? Baka tatay mo si Kibuloy. Ipinutok ka sa pader, pero kinuha na nanay mo. Lupit. O eto, si Kibuloy si ano, si Kibuloy yung kanina. Ako din, idol, plus 5. Ako, dumadami na yung reward money mo. Diyo na miss ko, wow. Yung hindi na lang pang 2 kilo yan. Baka umabot na ng isang kaban yan, ayup ka. Pati yung 50 mil, pambili mo na ng warehouse. Walang nga mo, gagay. Diba? Ay, ito, ito, si Kibuloy, ayaw sumuko. Tayo na, si Digong, madedelikado yata. Oh. Madedelikado yata si Kibuloy si Digong dahil ipapatawag siya. Alam niyo hindi ako natatakot na ano. Hindi ako natatakot na mapatawag si Digong. Ang kinakatakot ko, baka doon na matodas, hindi na makalakad. Hindi na makalakad si Digong. Baka rayumahin yung dila. Sa kakamura. Kakamura ng tarantado mananda. Iimbestigahan daw dahil yan sa gentleman's agreement deal. Ano? Na ginagawa nung tarantadong si Digong nung siya presidente, kung ano-anong ginagawa ni Digong. Mangurap, pumatay. Balak pa tayong ipabigay sa China ng tarantadong matanda, eh, no? O eto, ganti na mga dilawan, humanda ka, Digong. Baka hindi ka na umabot ng Pasko. Ay, talaga traidor yan. Saan ka makakita? Basta DDS, ang meaning niyan, traidor. Ano? Yan, dapat na. Dapat paimbestigahan din yan sa punerarya. Dapat paimbestigahan din yan sa suko habang buhay pa. Para hindi nyo nyo sinusumba. Oy, Barat Boy, shout out. Walang audio? Meron? Ulo ko si Barat Boy. Pinagtitripan ako ni Barat Boy yan, oh. Ayan o, meron o. Audio. Okay naman ah. Walang sound. Ah, walang sound ang video. Yun ang sabihin ninyo. Para maayos. Wah, nag-fluctuate nga pala kanina. Malas talaga itong si Jun, si Jun na to. Ba't nandito ka kasi Jun? Testing 1, 2, 3. Yan, nakasound na. Yan, may sound na. Mm. Dito kasi June, eh. Pagpasensya nyo na si June. Kaya minamalas tayo. Alam nyo naman, kahit na saang sapitin ang mga DDS, pag kinapitan ka, malas talaga yung mga yan. Buti na lang, tumama ako kanina sa Euro Million. 12 lang panalo ko. Kala ko, jackpot na eh. Namulay yung ano eh. Namulay yung QR code ko eh. Kala ko, tanga, jackpot na yun. 62 million. Yung pala, 12 euro. Hindi. Lagonda, shout out Island Boy of Manila. Ayan, testing natin.
Thank you, ah. Yan, okay na, no? Anak ko, nagtatrabaho sa funeraria, St. Peter. Eh, bakit di, anak mo pala, nagtatrabaho sa funeraria? Bakit di ka papaimbalsama habang buhay ka pa? Ano pang ginagawa mo dyan? Ano ba, pag nagtatrabaho, imbalsamador sa St. Peter, ibig sabihin, ang ulam nyo lagi, laman loob, no? Dinuguan. Gago kayo, pati mga bangkay ng tao, pinagtitirahan ninyo, may makain ka lang dyan. Gago. Meron na? Meron ng sound? Ha? Ayun. Ina, sumama ka na dun, Jun. Ako na magbabayad na pang-imbalsam mo. Sabi mo sa anak mo kahit walang discount. Inis. Mahina? Mura ng gentleman's agreement na pangulong, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayan. Gusto yung paimbestigahan sa Senado. Ayan. Kung gusto daw paimbestigahan sa Senado ni Risa Ontiveros, oy! Di nyo ba napapansin? Jun? Di mo ba napapansin mga pinatawag ni Risa? Lahat sila ay nakulong na, yung iba ay pinagmumulta. Kaya ikaw di kong magpunos, bibi ka, wag na wag kang sasama dyan kay Risa. Kung ayaw mong ang buhay mo ay mapariwara, agaguhan kasi ginagawa ni Digong. Ayan, kinantahan ko na naman si Digong. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enrique. GB, shout out! Cesar Dalida, hello. This gentleman's agreement is treasonous. Tutut! Hindi naman treasonous. Wala pa namang gyera. Okay. Kasi yun doon sa treason, dapat nakaakibat sa gyera. Sabi mo na lang traitor. Ganun na lang, Risa. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng... Iyan! Diyan papayag ako. Diyan ako papayag. Nasa usapan na yan, ipinagkanulo talaga tayo ni Digong. Yung binalsam mo nila, ano, puro? Siya sabi nito, puro adik? Ay, puta, ba't di ka pa sumama? Ba't buhay ka pa? Puro adik pa lang iniimbalsama, bakit ka buhay? Sige nga, send mo nga sa akin yung picture ng anak mo na naging balsama. O sige nga, matapang ka talaga. O. Pati yung mukha mo, send mo nga sa akin o, para i-poste natin dito next time. Nagtatapang-tapangan ka lang yun, pero totoo niyan, alam ko yung mga ganyan tirada na nagtatapang-tapangan, supot ka pa, boy. Pilipinas. China is gusto nang paimbestigahan ni Senator Risa Hontiveros. Dapat lang. Kung meron ba? Ano, tignan mo si Digong, oh, parang kagalang-galang niyan. Sarap i-round ka mo. Gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo. Gago. Naka-necktie yung isa, naka-open ng ano. Di ba naman ignorante itong kupal na talaga ito? Gangster na Duterte lamas. At Chinese President Xi Jinping. Yan ay para pigilan ang rehabilitasyon ng BRP chairman. Bakit nila pipigilan na rehabilitate yan, ayusin yan? Sa kanila ba yan? Itong mga Chinese na to, itong mga, ha? Huh? May bulitas. Ay, tawag na mo, ano lalagyan ng bulitas sa titi mo? Eh? Wala kang ang titi. Puro ka ba yan? Ang pado itong tsunamis ko. Huwag ka nga mangarap, Jun, gumising ka. Sige nga, kung talaga may bulitas ka, pakita mo nga rito. Sige nga. Laga, puro makalan, Jun. Sigurado ko yung anak mo, anak yan ng kapitbahay mo, hindi sa'yo yan. Nasingitan ka na naman. Tarungin mo sa asama mo, hindi mo anak yung anak mo na pinagmamalaki mo. Eh, kumpare mo yan, loko. Adre, sa Ayungin Shoal, ayon kay Hontiveros, kapag isinuko ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre, oh, parang pinayagan na rin natin ang Totoo. China na okupahin ang ating exclusive economic... Uy, yung sa... Umakyat ka rito, papakita ko sa'yo. Uy mo lang kunin. Sa asawa ko yun eh. Inis na mga didi. Hindi nyo ko kaya. Sama mo si Digong, hindi nyo ko kaya. Pagbubuling ko kayo, kininapulong, napalingo kayo ng back and forth. Zone. Lalong tumaas ang... Pero ayon... Na naman, ito naman gagawin to, Harry Roque na to. Dating presidential spokesperson Harry Roque, ang mga pahayag at resolusyon ni Hontiveros ay patunay ng matinding kamangmangan ng senadora sa batas. Lumangmangka daw, Risa. Ikaw na tadagawa, yung gumagawa na ng ano,
yung gumagawa na ng batas, ang mangmang lang yan buhay. Kung siya'y maninirang puri rin. Tanginay, kayo naninirang puri. Wala naman daw kasunduan. Hayop kang Hari Roeng eh. Sabi ni Salsal Panelo, wala naman daw kasunduan. Kung ano na pinagbabalita mo, fake news, ang kupal na, na matandang butanding na doon. Naman, sa dating presidente, dapat ang gamitin niya ay tamang krimen. Ang treason, hindi yan po pwedeng... Napuntos ang katuloy ni Hari Roeng fake news. Malitis. Hindi po pwedeng treasonous ang sinasabi niya dahil wala naman tayong gera sa panig ng Pilipinas. Sabi tuli ka ng doktor. Gago ka ba? Ako nagtuli sa doktor. Pati yung magtutuli dun sa amin, ako nagtuli. Tanga. Pinas at ang chief. Pati dun, ano, pati dun sa anak, sa ama ng tatay mo, ako din nagtuli dun. Kahit tanuin mo. Kahit tanungin mo dun, Brett, una shoutout. John, kahit tanungin mo dun sa ano, dun sa kapitbahay mo, na tatay nung anak mo, ako nagtuli sa kanya. Dagdag pa ni Roque? Ano ba mas importante? Mawala ang presensya natin sa Sierra Madre dahil harangin pati... Eh, gago. Ayun nga. Hindi nga mawawala. Di siya na yun yung pakumpun eh. Ang tubig o at ang pagkain. Or, siguruduhin natin hindi mawawala doon sa kasundaluhan. Siyempre, mas mabuti. Tanong, totoo ba o hindi? Yung ano, usapan ni Digong at saka ni Xi Jinping na sinasabi mo, eh sabi ni Salpanelo, di naman daw totoo. Sino ngayon ang sinungaling sa inyong dalawa? Pareho kayong spokesperson ni Digong, pareho kayong sinungaling. Sabagay, di na ako nagtataka si Digong din, sinungaling din. Naroon tayo, nakaposisyon tayo sa iyo. Malditang lola, shoutout. Nauna nang nagpaalala si Defense Secretary Gibocho Doro na hindi tayo dapat mahulog sa patibong ng China tungkol sa mga usapin. Baby Unite, Digong nyo, pahinga na lang po kayo dahil malapit na kayong kunin ni Santa Claus. Si Digong nyo doon kukuha. Nakahanda na daw yung karit niya sa ulo. Nang pangako. Isasama daw niya si ano si Jun Amiskuha. Isasama daw niya si Jun Amiskuha. Isasama niya Digong. Jun, sa mama na kay Digong pag namatay si Digong ha. Para may makasama si Digong. Hindi ano, hindi malungkot na bilang buhay kasi baka mapaglungkot yun. Nagka-depression, patay na nga, magpapakamatay pangga. Ilihis lang daw nito ang ating atensyon sa mga illegal na idadang China Westphalia. Matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong. Yan, dinagdaan na ni ano. Basta importante, tutol si Senator Amy sa iyo. Huwag nyo nakalimutan yung kanina kasi si Amy. Kayo naman, siniseryoso nyo masado si Amy. Wala nang bilang yun. Ano nagsasabi? Junior ang EO 57. Ito, sampal to kay Digong eh. Yung EO Executive Order 57. Sampal to kay Digong. Bakit hindi ito nagawa ni Digong? Ibig sabihin, si Digong, wala silbi. Papalakas sa ating maritime security. Inaasahan namang sunod na ipapasulo lokal ng Marine Act. Patay ka dyan. Pag nangyari yan, yung Maritime Zones Act na yan, ibig sabihin, kayo mga DDS, huwag na kayong pupunta sa dalampasigal. Itibayang Maritime Rights and Entitlements sa Pilat Layunin. Jun, nasaan ka na? Wala na? Ayun na, kumprontahin mo yung kapitbahay mo. Natatay ng anak mo. Dali! Sakit mo! Maipasaman. Paano naman? Nainis. Yung nangiinis, siya yung nainis. Lumaya. Kung paulit pa rin na mangharas ang China. Inis na inis na yung China sa atin, sa totoo lang. To maintaining BRP Sierra Madre LS-57 will always be there. Patitiyak National Security Council, gagawa silang paraan para magtuloy-tuloy ang resupply mission. Sa gitna ng issue, naghahanda naman na raw ang bansa para sa trilateral summit sa pagitan ng Japan. Di pa nangyayari yan ha, yung trilateral summit ng Japan, Amerika, tsaka Pilipinas ha. Sigurado, sasakit na naman ang ulo ng mga to, ng mga DDS na to. Sampal na naman sa puon nilang magaling daw sa geopolitics. Ano? Master in geopolitical daw si Digong. Eh bakit hindi niya ginagawa to ng mga panahon niya? Naglaho na si Jun Amiskuha, hinanap tatay na anak niya. Oo, hinanap niya yung kapitbahay, kasama na naman ang asawa niya. At Amerika. Good evening, Evelyn Ortiz. Yun kay National Security Council Assistant Director Fernanda Jechet. At sabi ko sa inyo, hindi nyo ako mahinis dito. General Jonathan Malaya, inaasahang
pag-uusapan bilateral summit sa US ang pagpapaigtim pa ng maritime cooperation activities dito ng Pilipinas tulad sa ekonomiya. Gaganapin yan sa White House sa Amerika sa pagitan ni na US. Pupunta na naman sa Amerika si BBM. Ilang beses ka nang pabalik-balik sa Amerika po BBM, samantalang si Digong, Diyos ko po. Joe Biden, Japanese Prime Minister. Yan ang abangan kong ano. April 11, ilang araw na lang. Diyos ko, iiyak na naman ang mga DDS. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, Spire. Bakit nandiyan na naman mukha ng butanting hari mo? Ayan. Eh yan ha, delikado kasi balak gustong paimbestigahan na naman. Eh paano yan? Mararamdaman na ng mga nararamdaman ng Digong yung ganti ng mga dilawan na kung saan eh siniraan. Danilo Meliton siya nasiraan nung panahon ni Digong. Eto na, Digong magtago ka na. Eh yan, balita natin. Kaya delikado si Digong. Pero hindi yan ang main bout natin. Ako'y may napanood, mga kapatid, na itong si grandstanding senator na makaka... Ma'am Ludi! Hello sa mga ating mga darna natin, mga tita dyan sa California, USA. Shoutout. Maribik Gules, hello. Eh, sa akin ay parang nagdadrama, nagtuturo. Meron pa nga ako napanood kanina dun sa ano niya sa Rapping Tool po in action. Nakikinig kasi yung binan ko. Habang kumakain ako, napatingin ako sa cellphone. Ay, na si Rapping Tool po yun. Pinagre-resign si ano, Secretary Luisaga ng DNR sa kapalpakan ng dating administrasyon. Ang pinagre-resign, yung pangkasalukuyang sekretary Kalihim. Pwede ba naman tanga to? Napanoorin natin to ha. Blue by blue. Sermon ang inabot ng mga opisyal. Sermon, galing talaga. Dapat nagpari itong si Idol. Galing manermon. Hindi naman niya masermonan yung kapatid niya. Kamusta na kaya yung 60 million na na-dispal ko di umano ng kapatid niya? Naisoli na ba? Sarap ng ano, no? Ang sarap ng mga kurap sa Pilipinas, ano? Pag nagkurap, na pag natuklasan, susoli lang. Wala ng krimen. Wala ng asunto. Pero kapag mahihirap, hindi pa nagnanakaw, kulong na. Lupitin na. ...ng DNR sa pagharap nila sa Senado, kaugnay sa mga itinayong resorts sa Chocolate Hills at iba pang protected... Oh, kaninong administrasyon, yung mga naitayong mga building dyan sa protected areas natin sa Pilipinas, kaninong administrasyon? Kay BBM, nung dating administrasyon, ano na, una pa? Bakit hindi sila panagutin? Bakit hindi sila imbitahan sa Senado sa pagdinig sa Senado? Ah, takot. Ah, kalyado. 335, shout out. Sabi dito, hello, good evening. Si Digong takot pumunta sa Amerika. Hindi na makakapunta yun. Pasmadubo nga nga. Bawal sa Amerika. Nakay Bentul po na daw yung pera. Ay, binalik na ba? O bakit ko na ibalik? Wala nang kaso? Ganun ba yun? Nasa front line ng balitang yan, si Camille Samonte. Ginisa ng mga senador ang mga opisyal. Yabang nung tirada, no? Ginisa. Ng Department of Environment and... Pag namatay si Digong, sabi dito ni Joey Anson, walang pipirma sa kaluluwa niya, wala si Pastor. Ako na magbubuluntaryo, pipirmahan ko yung kaluluwa niya. Oh. Ako na magpapamasahe sa kanya. Alival, shout out. Hello. Natural Resources o DNR. Sa pagdinig kanina kaugnay sa mga itinayong resort sa ilang protected areas sa bansa. Doon ang Chocolate Bowl. Nakakaano lang yun, ha? Apo Natural Park sa Davao City. O ito, Davao City. Paano nakalusot ito? Davao City. Akala ko ba maayos ang Davao City? Paano to nakalusot? Kaninong administrasyon to? Kay Digong, kay Sara, o kay Baste? Bakit nakalusot to? Bakit ayaw niyong panagutin? Bakit ayaw niyong ipatawag yung mayor nung panahon na to? Sa Senado, takot kayo. Kasi Duterte. Gayet ng mga senador, hindi nagagampanan ng DNR ang tungkol... Ang sisi lahat sa DNR. Pero LGU lusot, no? Wala na. Kulang nitong protektahan ang ating kalikasan.
Mismong DNR daw kasi ang nagbigay ng environmental compliance. Kahit na magbigay ng ECC, kung hindi pinayagan yung building permit, wala din. Certificate o ECC. Mas gusto ko pa sa Congress pag may hearing, pero very professional dito lang sa Senado, puro yabang. Ngayon, Rosana Eduheron, galing niya ng Bulacan. Hello, hello po. Sa mga itinayong resort. Matagal na pong naging pabaya. Matagal na daw na naging pabaya ang DNR, sabi ni Rapi Tulpo. Kailan nagsimula yan? Kaninong administrasyon? Sinong sekretary nung panahon na yon? Dapat, DNR. Naging malinis ka dyan. Dapat, dineclare mo na maayos yan. Rap-rap. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagiging pabaya. Patuloy pa din pa rin kayo sa pagiging pabaya. Ibig sabihin, yung kasalanan nung nauna, kasalanan nyo na ngayon. Nasaan na yung matatapang, bakit nagtatago na? Eh, wala, supot yung mga yan. Naniwala ka naman sa mga DDS na yan. Matapang lang yan sa kasinungalingan, pero pag sa katotohanan, bagat titi na mga yan. Lumilito tuloy na kayo po yung mga protektor na mga... Yan ang galing, protektor! Kasi na yung 60 million ng kapatid mo. Nagsisirang kalikasan. Sabi nito, idol, si Ray Simato, habulin mo. Tama, dapat ipatawag niyo yung mga dating kalihim dyan. Si Digong, ganyan, si Sara, si Pulong, si Kibuloy. Natuklasan din sa pagdinig na may ilang resort na naitayo sa Mount Apo kahit walang clearance at ECC. O yan. Bakit pinahintulutan sa Davao na kahit walang ECC na ipagpatayo? Hindi maglalakas ng loob tong mga may-ari na mga building na yan kung wala silang kinapitang mga politiko. Ang tanungin mo, Rapitol po, sino yung mga politiko, mga militar, mga sundalo, mga pulis na sinandalan nila nung panahon na sila ay nagpapatayo ng mga building na yan? Imposibleng wala. Yun ang habulin mo. Yun ang tuklasin mo, rap-rap. Pinagmumulta lang daw ang mga may-ari ng naturang resort. Hindi rin nga sila natatakot kasi alam nila, magbabayad lang naman kami ng 50,000 pesos. Tataka ko. Sa tagal na senador nitong si Binay, ngayon mo lang nalaman yan. Ang bayang hingin na naman ng intelligence mo, senadora. Kasi you've never used that option na i-demolish yung property kasi nga clearly they're already in violation of the law. Depensa naman ng DNR, ang Protected Area Management na binubuo ng barangay official ang nagbibigay ng permit kaya na ito. Mas powerful pala ang mga barangay captain, no? Sila nagbibigay ng clearance, no? Tayo ang mga resort. Ang DNR, abulis na kaya natin yung DNR. Pero binara agad yan ni Senator. Ano to? Ano to yung nasa braso ni ano? Ni Villar? Ano to? Ano ta nakadikit? Hindi ako pamilyar dito eh. Ang inangit kung ano-anong pauso. Eh, no? Cynthia Villar. ECC, completely DNR yan. Ha? So, wag nyo ipalusot yan. Pati kayo kasali. Pati kayo kasali. Bakit hindi nyo, bakit sila binigyan nyo siya, hindi nyo pinartihan ng lupa? Para may patayuan siya ng subdivision. Kaya kayo, mga DNR, may favoritism kayo. Dapat bigyan nyo rin siya. Gagalaiti. Pag nag-issue ng ECC. Pag nag-issue ng ECC, dapat bigyan nyo rin ng mga bilyar. Hindi pwedeng hindi nyo bigyan ng bilyar. Wala sila ipapatay yung subdivision. Karagatan. Titulahan nyo yan. Papatayuan niya ng subdivision. Sigurado yan. Cause feeling ni Consul Sibilia yung mga pala yan ginagawa. Kaya nga eh. Sabi ni Rapi Tulpo, lumabas 60 million contract ni Ben na ini-award ni Wanda Tulpo, hindi daw siya nagkikialam. Impossible. Diabetic patch. Oh, ganyan na ba yung diabetic patch? Kasi may nakita kong diabetic patch medyo makapal. Akala ko kasi pambotok. Dali ang DNR. Dali daw ang DNR. Dapat bigyan nyo siya ng parte din. Pwede nyo pa ipalusot yung PAMBI. May local government doon. But ECC kayo lang yan. Walang nag-i-issue ng ECC kundi ang Meron. Meron nag-i-issue ng ECC.
si ano, si Digong, lagi naninisi ang gago. Kung hindi daw kay Digong, hindi daw may papalibing kay Apo Lakay. Si Apo Lakay, ayan, di ba, isisi yun, magalimang isisi. DNR, walay. So kasalanan niya ng DNR. Scan yung sugar level via app sa CP. Ah, ganun ba yun? Nai-scan na sa ano, sugar. Hindi kasi ako diabetic, pero ano, sweet akong tao, pero hindi ako diabetic. Welta naman ni Senator Rafi Tulfo. Naghuhugas kamay ang DNR. Mahil dito magkuhat. Yeah, sinisisi niya talaga yung current eh. Pinakala, sinabi niyo po Secretary Loizaga, it was before your term. Okay, before the term of Loizaga. Okay, sige, granting ganun na nga. Now, ikaw na nakaupot, alam mo may mga violation. Oh, hindi, dapat nating alamin. Dapat nating panagutin kung sino yung tao na nag-aproba ng mga yan. Eh, ang siste kasi kay Rapi Tulfo, mukhang iniiwas niya yung mga tao ni Digong eh. Ano, si Loizaga mananagot dun sa kasalanan ng mga tao ni Digong? Ganun ba yon? Dapat kayong mga senador, ipatawag nyo din yung mga nakaupo nung panahon ni Digong. Imbestigahan ninyo. To the point man na Dabaw yan. Paano tayo nakakasigurado na walang kinalaman si Digong, approval ni Digong sa mga nagpapatayo ng mga building dyan sa Bay Dabaw? Ipatawag nyo si Mato kahit Ilocano yan. Patawag nyo. Diba? Ano, pagbabayari? Hindi sa pinagtatanggol ko yung mga current officials of DNR ngayon, ha? Pero kung sila yung magiging sangkalan ngayon, it's so unfair naman. Ano, wala nang pananagutan yung mga kriminal, itong mga ato, dahil sila nakaupo ngayon, sila yung ano. May napanood daw kanina, pinag-resign talaga nito eh. Dapat mag-resign si Loizaga ng DNR, igago ka pala eh. Patawag mo si Digong kung kaya mo. Rap-rap. Corrected. Wag no, don't blame other people. Don't. Eh, sino sisisihin niya? Don't blame other people. Sinong sisisihin niya? Sarili niya? Aakuhin niya? Bugok. Napakabugok. Sobrang bugok. Diba? Gusto lang magpasikat sa Senado eh kung ano-ano binabanggit eh. O bakit Kira? Maisipan ni Kira umakyat, umakyat na lang eh no? Blame the previous administration. Tinabla naman niya ni Environment Secretary Maria Antonia Lulo Loizaga. Pinaibisigahan na rin ang mga illegal na resort. Pinasuspindi na rin daw ni Loizaga ang lahat ng ECC application sa mga protected area. We are not pointing fingers here. We are acknowledging the facts on the ground. We are acknowledging the gap in the law. And we are acknowledging also the gaps in our implementation. Having seen that, in fact, halos 450 plus na ngayon ang security escort ni Sara Coyaviti. Halos, tama, 450. These structures were erected even if these are in protected areas. Gusto rin daw baguhin ni Loizaga ang mga miyembro ng Protected Area Management Board. Hindi rin gusto naiintindihan ng barangay officials ang kahalagahan ng pagbibigay ng ECC sa mga protected area. Bibigyan naman ng pagkakataong magpaliwanag. Dapat kontrolado yan na national. Pambi, awarding of ECC, dapat dumadaan pa rin yan sa secretary. Lalo-lalo na yung mga protected areas na yan. Dapat hindi nagagalaw yan. Ngayon, may bago dun sa ano? Dun sa Palawan. Hindi ko lang sigurado kung 4,000 mahigit, 4,000 hectares or 400 hectares o 400,000 hectares yung nai-award sa isang tao lang para gawing rancho. Ha? Para gawing rancho lang yan. Kaya na kung 400, hindi naman siguro. Siguro naniniwala ako for 4,000 hectares. Eh, no? Malaki-laki na yung parang size ng Metro Manila. O sabihin natin size ng Caloocan na Butas, Camanaba. Imagine nyo yan, binigay lang sa isang tao, inaward lang sa isang tao, para gawin rancho. Yun dapat natuklasin mo, Rapi Tulfo, kung sino yun, sino ang nagbigay doon, sino ang nag-award. Panag sa Senado ang mga resort owners sa susunod na pagdinig. Nagbabalita mula sa frontline, Camille sa Monte News 5. Bakit hindi bakit tila si Rapi Tulfo mukhang iniiwas yung pangalan ng mga Duterte? Nakapagtaka eh, no? Bakit hindi natatakot ka na salingin ang mga Duterte dahil ang mga DDS na mga tangang pupo magiging puhunan mo sa darating na eleksyon? Uy. Tumama ginagawa ni Rapi Tulfo,
parang grandstanding ang banat. Nakadira, pansika. Sisisihin mo yung administrasyon ngayon. Samantalang yung nagkasala, ililibre mo. Don't pinpoint. Huwag kang magtuturo. Eh, sino ituturo nila? Akuin nila yung kasalanan ng iba? Eh, bubo ka. Bagtit yung Sincha Villar, pinagtangkaan niya tanggalin ang nursing na kurso nung panahon ni Nuynoy. Kalyado rin ang Duterte yan. Tama, Dante Vidal na yung bagarabihim, gayem, siya kastamit king kapo. Tulad po natin siya, tumang-tawa sa pinaggagawa. Oo, tama. Pero yung iiwas mo yung dating administrasyon dahil lang makapanghimod ka ng puwet, dahil amo ng kapatid mo dati, naradispal ko ng 60 million, ano iba naman yun? Alam mo dito, Bagtit, may protected beach sa California, kahit isang bato, di mo pwedeng iuwi. O, pag napunta dyan, hindi kong iuwi na yan. Basta usapan bato. Buhangin nga, inuwi niya, yung dolomay. Kamag-anak niya yata si Pendanix kasi pareho silang matapang salita pero mo titignan mo si Rapi Tulpo, nagtatapang-tapangan yan. Pero kung titimbangin mo yung mga sinasabi, kabubuhan yung magalawan niya. Ginagawa niyang barakuhan, ginagawa niyang kalye, yung Senado. Hindi na yan parte ng programa mo. Tayo na, gumawa ka ng batas. Bagtit, kung natupad ang bill ng Sincha na yan, natanggalin ang nursing, malabo, hindi naman pwedeng tanggalin ang nursing sa Pilipinas. Isa yan sa pinakamalaki natin mga outsource na mga kurso, tapos tatanggal. Hindi pwede. Hindi kasi nakasuhan si Wanda at si Ben eh. Yan pa, dahil tulpo sila, dahil Duterte ang ano, walang kasuhan, pero iba mga kawani ng gobyerno, makapangkupit lang na pangkain, tanggal kagad, may demanda pa, samantalang pag tulpo, wala. Oy, iba. Tapos kung magmamagaling yung mga kapatid, Duncan, shout out. Tapos magsasalita yung mga kapatid, wala kaming bahid corruption. Putangina, wag na tayong magkagaguhan dito, mga tulpo. Anong ginawa nung kapatid ninyong si Wanda? Hindi ba corruption yun? Ba? Kung hindi nakadispal ko, bakit nyo binabalik? Tarantado pala itong mga ano. Sasalita-salita sila eh. Kaya ako, nawalan din ako ng amor dyan si Erwin Tulpo. Imagine mo, American citizen ka. Tapos nung saka ka lang nag-denounce ng US citizenship mo, pinakakuhan ka ng DSWD secretary na position. Yan. Kung hindi ka pa pinangakuan na ano, hindi ka mag-denounce ng US citizenship mo, mas matimbang pa rin sa'yo yung pagiging US citizenship mo kaysa pagiging Pilipino. Pero nung meron ng posisyon, tinanggal na yung US citizen. Dupang din eh, no? Kaya hindi na ako bumilib dyan. Tapos kung magsalita sila, purong-puro si Pilipino sila, no? Yun pala, may mga tinatago rin naman pala. Matapag nga ako. May kasalanan din na mamaya. Kaya nga, kasalanan din ng mga tao yan. But, we have to. Magaling lang kasi yung packaging, yung marketing ng mga yan. Galing lang sila manlin lang. Ginagamit nilang panlilin lang yung election, kampanyahan. But if you will dig deeper, they are not that so patriotic as you are thinking. Hindi. Mas may makabayan pa dyan na iba. Ginagamit lang nila yung pagpapasipasikat. Kung talagang matapang ka, Rapi Tulpo, kung wala kang sinisino, sige nga, patawag mo nga si Digong. Si General Simato, patawag mo. Sila dapat na sumagot kung bakit may mga buildings na nakatayo sa mga protected areas natin. Hindi yung mag-resign ka na, bakit kasalanan nila na mayroong mga building dyan? Kasalanan ng dating administrasyon kasi pinayagan nila. Imposibleng walang backer yan. Ayun na, pwede ko nga pagdudahan yung kapatid mo, Rapi Tulpo eh. Si Wanda, bakit ka mo? Department of Tourism siya. Baka ngayong kapatid mo, isa pa dyan pa pala. Adi Agasita, good evening, Yusuf Moko, watching from Hong Kong. Hi, Adi. Hello. Oh, may maganda na naman. Mamumuti na naman ang mata ni Transrax Channel dyan sa baba. Basta may maganda dito nga, pumupunta. Diyos ko, active na active yan si Trax. Sigurado yan, Adi. Huwag kang palilin lang.
Si Trunks may asawa na yan. Ako binata. Joke. Magtityang sincha billiard din na yan. Kapartidon pala ni Pano tulad kay Mauti. Paglaban mo yan, Kira. Malayo mararating mo dyan. Sigurado. Pati mahirap gamit na gamit din ng Tulpo Brothers. Oo. Naano lang ako dun sa style niya yan. Masyado siyang mahipokrito magsalita. Tignan mo muna sa ano, sa Isabela. Ha? Tignan mo dyan sa may Magat Dam. Aralin mo yung mga lupa nakapalibot dyan. Oh, may mga area din dyan na protected area. Under niya. Pero napatituluhan ng mga ibang mga dyan. Mga kaibigan ni Mayor. Dyan ka magsimula, Gunggung. Pwede kang matapang sarili mong probinsya. Nakikita mo yung mga kapalpakan ibang probinsya. Doon sa Isabela ka magsimula. Talagang malinis ka. Di malinis yan. Marami akong alam. Magsimula ka sa may mga lupain ng NIA, National Irrigation Authority. O, dyan ka. Simula ka dyan. Nga tayo. Kaya nga natanggol yung si Benny Antiporda dati. Tinawagan ko pa eh. Paki-check naman yung mga lupain dyan na sinusumbong sa akin. Na inuukupahan daw ng mga ibang mga pribadong individual. Sabi pa ni Benny Antiporda dati, hindi naman totoo. Oh, isang linggo wala ka na. Pinalitan ka na ng kababayan ko na si Engineer Gillian, di ba? Totoo, di ba? Gunggung. Yung mga pinagtanggol mo sa Isabela, yun ang nagkanulo sa'yo para mapalitan ka. Oh, sinong bobo ngayon? Minessage ko, tinawagan ko si Administrator, ano no, Antiporda. Benny Antiporda. Sabi niyo, malinis naman. Wala naman mga ganyan. Nung pinatignan, nung natignan. O, diba sila nagkanulo sa'yo? Nia Ramon, Nia Region 2, diba? Wala ka mahina. O, bakit ka tumatawa, Adi? Huwag mong pagtatawa. Abay, bini-bini. Lahat po nang tumawa sa akin, mga dalaga, na nakangulat. Joke lang yun. Baka may Hulo Tabio, shout out. May nanonood dyan, baka ipaako sa akin yung mga anak nila, hindi totoo yun. Kaya galit din yata si Benny. Hayaan mo siyang magalit. Baka pag naisang presidenta, patawag ka din. Boss, di daw nagtago, bumisita lang sa kanyang mangsisata na sa impyerno. Tawa ng tawa si, masayahin babae ito, ino, si Adi. Ino. Ah, Adi, taga sa, ay, patay ka na, Adi. Kabite, ay, sumagot ka, Adi. Well, Diyos ko, sasabihin ko sa'yo, mag-ingat-ingat ka kay Trang. Nagkalat ang lahi niyan sa buong Pilipinas. Oo, yung mga karamihan na nagpapatulpo, halos kanya lahat yun. hindi nga lang siya matawag kasi binababaan niya ng tawag si Rapid Tulpo. Mag-ingat-ingat kayo dyan. Nakaw, Trunks, dito ka talaga ng mimingwit na mga dadagitin mo talaga. Ang dami na mga subscribers ko. Ang dami na mga followers ko na pariwara ang buhay dahil kay Trunks. Lahat kinasabay niya yan sa pagligo. Yung isa, si anong tawag mo doon? Si Ami Roldan, halos masiraan ng bait sa pagmamahal niya kay Trunks. Sir Viti, sana mapagdusahan nila ang mga nagawa nila. Walang makakatakas. Nalastog talaga ni Rapi Tulpo, Jack lang kursunad. Sa akin naman, sige, magyabang siya. Okay. Pero yung totoong yabang, yung kaya mong panindigan, magtatapang-tapangan ka sa mga tao ni BBM ngayon, wala naman silang kasalanan kung tutusin. Magtapang ka doon sa mga nakagawa ng kasalanan. Pero yung don't pinpoint, wag mo nang yung trabaho mo gawin mo. Putang na, gusto ni Rapi Tulpo, paako niya yung kasalanan kay Luisaga na hindi mas si Luisaga may gawa?
Tita Ludi, Bamilar Gerao. Yun ang gusto ni Rapi Tulfo. Eh di wow. Tarantaduan. Sandali. Ako yung delivery ko sa Amazon. School lang pala. Kasi may inaasahan akong delivery ko pa indang. Adi, pa-add nga ako dun sa ano, sa Facebook, Bagti Channel. Para mabalaan kita ng todo-todo. Nasabihin ko yung mga sikreto ni Trunks. Ay, meron tayo ano, may grupo tayo na MSMA sa Hong Kong ah. Ah, di baka gusto mo maki-banding sa kanila. Yan. Meron tayo. Gusto i-add mo lang ako sa Facebook. Pichi Greeny, ating bagkit, may po si BBM sa FB niya tungkol sa NTFL CAC, may bagong mga nanumpa. Yes. Totoo po 'yan. Nandun po kanina sa meeting nila kanina, sa cabinet meeting nila, nandun si Sarah, ang kapal talaga. Malakas na rap, malakas ka rap. Rapi, pag imbestigan mo si Digo, hindi niya kaya. I don't think so kaya niya. Hypocrite po si Rapi. One of the most hypocrite politician in the Philippines. Ito yan. Pera ka na. Papadala pala ako ng pera mamaya. Unti-unti yung imagine mo from 1984. From 1984, yung lupa na yon. Bata pa ako noon ha. 4 years old pa lang ako. Eh, siguro, yun yung mga panahon patay na yung lolo ko eh. Eh, yung lupang yun, pinamana sa akin. Ngayon ako na nagbabayad ng bayad nun. Hanggang ngayon, babayaran ko pa rin. So, nakiusap naman ako sa ano, sa munisipyo namin na unti-untiin ko. Tatapusin ko lahat within this year. Yung arrears na yan. So, kailangan ko unti-untiin. Nakapagsimula na ako last month. So, pwede ko na yung, ano yun, para at least pag, ano, pag nakapag-asawa ako, meron na kami lupa. Nauna pang pinatayuan ng bahay kaysa bayaran yung mga multa sa lupa. Eh. Napatayuan ko na yun ng bahay. Ayun yung babayaran ko. Kaya kailangan ko umalis mamaya pagkatapos kong kunin siya. Ang dami sa politika na walang sariling isip na paninindigan sa tama, may pera at may posisyon, pero takot di marunong pumalag sa China at pro-China, tama. Pumalag ba siya, no? Nakapagsalita ba si Rapi Tulfo tungkol sa China? Meron? Sino kaya nagtago kay Pacquiao? Wala na sa Pilipinas siya. Nung hindi siya mahagilap, bago pa dumating yung warrant of arrest ng Senado at saka Kongreso, wala na si Pacquiao sa ano sa Pilipinas. Yung hinala ko, yung meeting nila ng mga vlogger, yung meeting nila with Digong, yun na yung huling sandali na nasa Pilipinas si Tibuloy. Yung paghahabilin, yun na yun. Yun na yung hinala ko, wala na siya sa Pilipinas. Or yun na yung huli niyang apak sa Pilipinas. Ay wala na sa Pilipinas siya, no? Kibuloy. Aminin natin yan. Wala tayong maglukuhan. Sa lakas ng puwersa niyan, sa andyan si Nabato na napakalakas ang intelligence niyan. Nandyan si Bongo na marami makakapit niyan. Wala na. Gagaguhan na lang tayo dito kung sasabihin yun nasa Pilipinas pa si Kibuloy. Gago na lang maniniwala. Sa tingin ninyo, mas malakas si Bantag kay Kibuloy? Mas malakas na dihamak si Kibuloy? Kung nakaya ni Bantag na magtago, pagtaguan ng batas ng Pilipinas,
mas capable si Kibuloy. Kung yung Amerika nga, that superpower, natakasan ni Kibuloy, Pilipinas pa kaya? BT, bakit ang aga ng LS mo? Di ba nagbago na ng oras, ma'am? Alas dos pa rin dito. Nag-adjust na kami, alas dos pa rin dito. 6 hours na kasi, hindi na 7 hours. Kaya maraming, ay, thank you naman kay Ma'am Corkley. Bye, bye. Yan, thank you Ma'am Carclays. Oy, yan, tama po, dumaan sa backdoor. May sariling ano yan? May sariling jet? May sariling jet, may mga tao pa na handang magpahiram sa kanya ng jet para untraceable. Diba? Mami M's Vlog, hello, hello, baka nasa China na, malamang. Nasa, ang suspect, nasa China or nasa mga bansang hawak ng China. Yun yung ano yan. Yung nagpalabas palang audio, wala na dito pa. Yes. Wala na yan. Tarantaduhan. Follow lang nandun. Follow lang nandun. Andun sa akin. Andun. Pidutin mo yung 3 dots. Nandun yun. Add friend. Naka-follow na ako. Thank you. Wag ka lang magpa-follow doon sa ano kay Trunks Reaxal. Mapapariwara buhay mo talaga. Marami nang nahalos na nabaliw na mga babae dahil kay Trunks. Yung isa si Inday. Inday Garutay, nasiraan ng bait, pumatol kay Amazing Idiot. Nung hindi na pinapansin ni Trunks, pumatol. Si Army, nung hindi na pinapansin, hindi na kinakasabay ni Trunks sa pagligo si Army, pumatol kay Bernard. Ang pinakahuling alam ko na biktima ni Trunks Rex Channel, si Joan Tupacio. Ayun. Kailang kilala yan dyan sa Sokmid yan. Lahat yan napariwara dahil kay Trunks. Mahalin natin na Pilipinas ipaglaban natin si BM. You protect your constitution. Verdadino! Verdadino, sino yun? Verdadino, bilis naman, Padoga. Baka nasa China na si Mangkanor, ang genuine son ng Bisay. Ba't magalit na galit kayo? Siya daw yung ama ng sanlibutan. Ma'am, kaya lang, nakakatawa lang, we have, ang sigaw ng mga DDS, we have a working justice system. Yan ang sigaw ng mga DDS. Sabi ni Kibuloy, handa kong harapin lahat pag sa korte ang usapan. Talihin nyo sa korte, harapin ko yan. Nung nasa korte, nagtago naman ang tanga. Kita niyo kung gaano kayo babuyin ng mga idol niyo dyan sa DDS. Lulutang na lang si Pacquiao, ay painan ninyo yan ng birhen, sabi ko. Painan ninyo yan ng, ano sabi ni Sara Duterte nung siya ay ma-rape, 12. O ipain niyo yung 12 years old. O kaya si Sara Duterte, ipain nyo, lalabas yan. Lalabas yan. Posible. Nasa Andromeda Galaxy na si Kibuloy. Pwede siya hulihin ng Interpol. Nais Mendoza, Sir Bagtit, ano masasabi mo sa pinakita ni Marlica? Peke. Ano pa nga ba? O dyan. Tingnan ninyo kay Bagong Pilipinas. Pinag-usapan natin yung kahapon. Peke. Gusto nilang mag-resign si BBM dahil sa peking dokumento. Di ba naman mga tanga? Reward money sa pagpagturo ng dead or alive. Bigyan ninyo ng kalahating milyon reward money. Ituturo nila yan sa Kibuloy. Felipe Reyes, baka nadayanin ng post boto. Tarantaro! Diyan ka na, Tarantaro. Ma'am Cherry Bacho. Hello, hello. Alexander Londera. Ano na pa pala ito? Bati ako ng bati. Papala. Ha? Peke. Ano pa sasabihin ko dun sa ebidensya ni Marlick? Ha? Kasi para katulad ng mukha niyang peke. Basura. Sinakyan na po ng iba mga tangang DDS yet ang pick. Eh, ganun naman sila eh. Nag-e-echo lang naman sila. Baka naman idol nasa bahay ni Digong. Angelo Arquero. Shout out. Angelo Arquero, di ba ikaw yung nagpahatid ng sulat kay Manang Pilipinas Kala? Ikaw ba yun?
Parang may naalala ko, Angelo Arquero. Yun na mo yung ano, kasi CPW Discarte TV. Tundan mo yan. Galing ng discarte niya. PWD yan, ha? Hello, at Nice Mendoza. Hello, ha, 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 sige. Eh, wag ka mo tatawan-tawanan dito, Adi. Totoo yung sinasabi ko sa'yo. Kung mahal mo buhay mo, lumayo ka kay Transrax Channel. Ay, ikaw yun. Kasi tinanong ko yung barangay chairman mo, Brad. Wala naman daw kayong final na project. So, hindi ko naman, di ba? Tinanong ko yung barangay chairman mo dyan, eh. Wala naman daw kayong project na sinasabi. So, sinabi ko din yan kay Ma'am Pilipina. Felipe Reyes, baka nasa, yan yung post button. Kaya yung mga humihingi ng tulong, pag nagmensahe kayo, bigay nyo na lahat yun. Detalya, taga-saan kayo, basta lahat na ng information. Kasi kung minsan kasi nawawalan ako ng time na mag-reply, para minsan ang upuan na lang. Pinakamadali, sabi ko nga sa inyo, mag-execute kayo ng video. Meron pa nga dyan, nagsabi, patulong. Anong tutulong ko? Wala, binigay lang yung picture. Hindi ko nga alam kung sino yun. Dapat maayos. Kasi hindi na lang naman po pagbablog yung ginagawa namin. Hindi lang din naman pagtulong. Marami pang prosesong dadaanan yan. Nahanap pa ako ng pondo. Buti sana kung may jowa ako na mayaman. Ma'am? Eh, yun lang po, advice ko lang po. Ha, para mas madali, kung gusto nyo mag-usap tayo na maayos, yung maayos na communication. Ha. Meron pa dyan, dami account. Hindi totoong pangalan. Sir, patulong. Ngayon, explain mo, ipakilala tayo na maayos. Ako si Bagtit, ikaw si Juan, anong kailangan mo, no, may tutulong ko sa'yo. Bigyan mo ko ng mga magagandang information about what you want and what you need, you know. It will start in a good communication. Diba? Sir Mike Abe, alam niya lahat ng lugar ng mga pag-aari ni Kibuloy. Ayun, nandiyan naman yan, inilathala na. Meron ako nakita dyan na news na binano lahat. Pag sobrang lala na ng mga ginagawang kasalanan, wala na pagbabago ang mga ganyan, natigin ninyo. Ang nakakatakot dito, yung mga nagreklamo, ilan pa lang yan. Eh, paano yung mga hindi nagreklamo? Baka hindi natin alam, hindi lang 10, hindi lang 20. Ang naging ano yan. Happy 4th anniversary, Bagtit, sabi ni Kabagis. Manong Philip, maraming salamat sa iyo, Manong Philip. Thank you, Manong Philip. Parte ka din naman. Umamin si Takero with evidence. Binayaran siya ng Sara campaign offer during election. Grabe, mapera. Alam ko na yan. Kaya ngayon, nag-collapse na yung bayad. Minumuran niya na si Sarah. Kaya ngayon, hindi na epektibo yung bayad. Minumuran na niya si Digo. Yan yung mga iniiwas-iwasan kong makasama sa tanang buhay ko. Yung gumagalaw sila ng dahil sa pera. Di ba, alin mag-isa na lang ako. Wag lang ako mababahiran. BT, papahulaan ko kung nasan si Kibuloy kay Madam Likring. Sino si Madam Likring? Sabi itong idol, ang kailangan ko lang konting ayuda kasi na masikaso ng mga PW dito sa mahirap. Ipalik, tiwala ng dividend sa mga namumuno sa nakaraan. Eh, ano nga yung proyekto? Ano nga yung konting ayuda? You have to Sir Angelo. Mas mabuti, usap tayo sa chat, sa private message. Kasi pag sinabi mong konting ayuda, ano yung konting ayuda? Be specific for me to understand what is that. Diba? Eh kasi nung tinanong ko si chairman, wala naman daw siyang alam. Hindi ka bayaran BT pero dami utang. Ay, hindi. Ako na nagpapautang ngayon. Pero bago kita pautangan, magbayad ka muna. Ano?
Anong usapan ngayon? Maganda yung pulburon video ni Anthony Lim. Ma, meron ba? Di mo kilala si Madam Lukring? Ah, Lukring! Oo. Lukring. Kaibigan ni Trunks. Wala naman magandang kaibigan niya si Trunks eh. Sa totoo lang, wala naman. Nung si Digong hinamon po si Marohas ng sampalan at suntukan, maya-maya biglang bagang buntot. Ganyan lang naman yan mga si Duterte, Diyos ko. Magaling lang yan maghamon, sasampalin ko. Pag nakita ko yung tatadyakan ko, pag nandun na, itinapas, itinaas pa ang kamay ko, di ba naman gago. Alala ko 2019 election. Yan! Yan, mga Romualdo sa Camiguin. Spike pa yan. Sampalin ko pa yan. Puta na, nung kampanya hanta, itinaas pa niya yung kamay ni Romualdo. Diba naman tanga si Digong. Tapos na laban, BT, panalo tayo noon pa, na-relieve. Hindi ko message sa larong Lucky 9. Marami kami nakita na sikat ni Subit. Basta ako, nung matuklasan ko yan, mayan, Mike Cervera, it's all about money. Wala na yan. Binigyan ko pa ng isang pagkakataon sa Mike Cervera, jalpak pa rin. Doon ko na sigurado na wala to. Naglalaro lang to. Naglalaro lang sila. Marami dyan. May mga kilala kayo na mga suporta ko, magsalita, todo-todo. Tignan ninyo ng mga previews. Hindi naman sila ganyan. It's all about money. Bakit ngayon? Na sumisikat na si BBM, doon na sila. Pero nung kailangan sila ni BBM noon, wala sila. Tapos bigla sila nakipag-blend. Wala. Hindi ganyan ang prinsipyo. Hindi ganyan ang prinsipyo. Ako, panindigan ko, loyalista ako nga ngayon. Loyalista ako bukas. Loyalista ako magpakailanman. Pag nagbago na ako, mananahimik na ako. Pag nagbago na ako, nagkapera na ako. Ano pa bago-bago prinsipyo ko? Wait. Pakaya naman sa mga anak ko. Ito na lang may papanimaan ako, bababuyin ko pa. Ano, papamanaan ko ba ng kababuyan yung mga anak ko? Wait. Mas nanaisin ko pang purahin, mawala sa sokmed, kaysa sa magbago ako ng prinsipyo. Isa pa po yung UBIP-BT na meron. Alam ko na yan. Bago nagkaroon ng UBIP, nagkaroon muna ng UTW. Bakit nagkaroon ng Bigkis Dangal Pinoy? Dahil sa UTW. UTW. Ilang yun? Noong nagkaroon ng UBIP, nagkaroon naman ng MSMA. Lusaw na ang UBIP, nandyan pa rin ang MSMA. Lusaw na ang UTW, nandyan pa rin ang BDP. Why? Parehong grupo. Anong pinagkaiba namin? Bakit sila lusaw kami, hindi pa? Puhunan. Foundation. What is their foundation? What is our foundation? Doon lang nagkaiba. Pundasyon. Lies and truth. Money versus principle. Kaya galit na galit din sa akin si ano eh, si Mike Cervera. Yung mga tinatag niyang grupo lusaw na, yung sa amin buhay pa. Kasi gusto kong i-example na hindi pera ang nagpapaikot ng mundo. Ang nagpapaikot ng mundo, prinsipyo at paninindigan. Sabi nga nila sa akin, mapapakain ka ba ng prinsipyo mo, Bagdit? Now, yes. Hindi lang ako napapakain ng prinsipyo ko. Nakakatulong pa ako dahil sa prinsipyo ko. Na prinsipyo mo. Ina-add talaga kita basta PBM vlogger. Akala ko pa naman eh. Ina-add mo ko dahil joke lang. Diba? Sabi na nila, Bagtit, wala yung prinsipyo mo. Hindi ka mabubuhay niyan. You're wrong. You are very wrong. Hindi ako kayang buhay ng prinsipyo ko dahil ako ay nabubuhay sa prinsipyo ko mismo. Hindi nila kayang intindihin yan. Because for them, money is everything.
Gormino. Magkano ang binayad ng baluslus sa'yo? Ako ang nagbayad sa tambaluslus. Gusto ko nga siyang bigyan ng gasolinahan. Sabihin nyo sa akin kung saan siya magpapatayo. Pupunduhan ko yan. Julie Tagaw siya. Diba? Kapuso Hyundai Motovlog. Ito mga motovlog na ito, mga siraulo na ito. Ako nagbabayad kay Sara sa mga Duterte. Hindi lang nila maamin. Ako bububuhay sa kanila. Mayinis na naman ito. Sige. Oh, iiyak na ako. Ganyan lang. Ano ka, pambata? Dede ka ba? Dede? O, oh, dede ka na. Dede na. Tayo nandun doon, mga DDS. Sabi ni Badong, o, dede na kayo, DDS kayo. Sabi niya, o, mga bobo kayo. Ayan, o. DDS vlogger rin, o. DDS ka ba? DDS ka ba? Gaganon siya, pinapakita yung dede niya. Ma? O, mga DDS, may sasabihin pa sa inyo si Digong. Mapukin. Magigil ang puta. Subukan mo kaya, Badong, ito yung subo mo. Tignan ko lang, hindi mawarak yung bunganga mo. Kaya yan, mga batid, cool-cool lang tayo. Diba? Pangatlong araw ko ng cool na ito, namimiss ko na yung ano, yung nagrarant ako. Yung nag-ahamon ako na ano, nag-ahamon ako ng away. Kasi mga nandito ng DDS, mga supot naman. Pinapakyat ko, ayaw naman nila umakyat. Nandyan pa yung link. Bagtit, taas po ang survey ni Sara, sabi ng Pulse Asia. Ay, na-topic na po natin yung kahapon. False nga eh. Kaya naman, papaniwala kayo sa Pulse Asia tsaka sa Publicus Asia. Maniniwala doon. Nagpaduhan lang yan. Tinapik na natin yan kahapon. Panuorin nyo dito kay Bagtit. Yung kay Maharlika, doon sa kabila, kay Bagong Pilipinas. Doon. Hanapin nyo doon. Yaro pa nagsasabi sa akin, bakit dalaw-dalawa channel mo? Mas marunong ka pa sa akin. O kahit konti lang ang views doon, okay lang sa akin. Hindi naman hindi I'm not hindi naman ako after doon sa views o saka sa kikitain ng video. Salute you Melvin Villanueva while doing your vlog. There's no special. Wala namang special sa akin. Abnormal lang ako pero di ako special. Oh, abnormal ako. Oh, normal, pangkaraniwan. Ako hindi ako pangkaraniwan. Oo. Nambubuldyak ako ng mga sinungaling. Kasaysayan ito nangyari sa Pinas na may gabay ang tunay na Diyos, kaya pati China pinabagsak. Hindi kasi maka-Diyos ang kinikilala naman hindi lumaban para sa bansa at kinabukasan natin umayan. Blanca Magada. Kaya yun. Simple. Rock. Kung ano man ang nangyayari, Pinaghibuloy, kay Duterte, wala silang ibang sisisihin kundi mga sarili nila. Huwag nilang isisi kahit kanino man, hindi si BBM ang dahilan, wala pa si BBM, ganyan na lang gawain nila. Huwag tayo ang magsakripisyo, mag-adjust sa kababuyan nila. Tuloy lang ang buhay. Tayo yung mga Pilipino, tayo yung matatag. Huwag niyong isasama yung mga siraulo, mga DDS na mga baboy na yan. Sila ang pabigat sa mga Pilipinas, sa Pilipinas. Sa totoo lang, pabigat kayo mga DDS sa development ng Pilipinas. Bakit kayo? Utang ina niyo sa kasinungalingan kayo sumasama. Hindi lang yan. Sinungaling na kayo, mayayabang pa kayo. Hindi ako ng Pilipinas hanggat ganyan ang mentalidad ninyo. Gusto niyo ng pagbabago? Pero ang mentalidad ninyo, naniniwala kayo sa mga mamamatay tao? Mahiya naman kayo sa sarili nyo. Unang-una natin gagawin para tayo ay umusad at lumago. Pagtatadyaan natin yung mga sinungaling na yun. Di tayong matitino ang dapat sumunod sa mga sinungaling at lukuluko. Sila dapat ang sumunod sa atin para sila'y maging matino. Tama, mali. Kaya pag ako'y may kilala akong sinungaling, tarantado ka, lalayuan kita. Pag ako'y makikilalang namemerat, ang inang ka, panindidirihan kita.
kung gusto mo maging matino ka, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa amin. Hindi kami matitino ang susunod sa mali. Ang mali ang dapat maging tama. Hindi yung tama ang maging mali. Yan, yan lagi ang ano, yan lagi ang sinisigaw ng mga tama daw maging mali. Yan yung mas sinisigaw ng battle cry ng mga DDS. Pero ako hindi. Yes, Sir BT, may crying dahil sa mga demons vlogger na kumuntra kay BBM. Bayaan mo sila. Yan mo sila. May kabayaran ng lahat. Basta ako. Ako'y naniniwalang hiram na ang buhay ko. Pero pagdating ng panahon na kunin ito ng may kapal, alam ko handa na ako. Alam kong magaan ang konsensya ko na sasama. Wala akong regrets. Wala akong pinagsisihan. May iwan kong may dangal yung mga anak ko. Totoo lang. 10 ng pamilya ko. Eh yung mga bayaran. Kung kunin ni Lord ang buhay nyo ngayon, may iwang kaya kayong dangal sa mga pamilya ninyo? No way. Highway, by the way. Kaya yan. Kaya tuloy ang laban. Si Jason sa nag-post sa FB, papuri kay Marika. Tanga nga. O ba naman, ma'am? Ito muna. Dito muna ako. Dito muna ako kay Kibuloy. Hanggat hindi nahuhuli si Kibuloy, di ko tatantanan yan. Hanggat hindi nahuhuli si Kibuloy, di ko tatantanan yan. Dito lang ako. Kahit na araw-arawin ko yan. Tanungin ko, asan na nahuli nyo na? Akala ka ba we have working justice system? Bakit di nyo mahuli si Kibuloy? Ibig sabihin, marami tayong kailangang ayusin sa sistema ng hudikatura natin. Law enforcement, execution, laws, kailangan may maayos. Hanggat may mga kriminal na tatakasan yung kanilang mga pananakutan ng mga krimen, hindi maayos ang justice system natin. Kaya ano pang dapat natin gawin? ICC, pasok! Diba? Ayun, thank you. May kit tayong 300 kanina, no? 323. Maraming salamat. Kalmante lang tayo. Dalawang araw na akong kalmante. Actually, tatlong araw na akong kalmante sa live. Kalma ko na to. Dati-dati, umpisa pa lang hanggang katapusan. Mami tayo! Mura dyan, mura dun. Nakakapagod yung ganong live stream. Diba? Diba, Ma'am Carclace? Mga pala, sa Linggo ha, sa akin ha, kayo mawawala sa Linggo ha. Pero hindi ko alam kung makakapag-live ako bukas. Eh, sigurado kong... Pero sa Sabado may live. Hindi ko alam kung kay... Basta Bakti Channel. Hindi ko alam kung anong oras. Kasi may trabaho ko ng Sabado. Sabi ko siya, nadagdagan na ako ng trabaho. Almost 20. Nagdagan ako ng 10 hours per week. Yun yung nadagdag. You have only one hour class? Ang buhay ng mga estudyante dito, pa isa-isang oras lang ang klase. Bantala sa Pilipinas, pagod na pagod sila. O paano sa Pilipinas, nagkakahimatayan yung mga estudyante, mga teacher, ano pang gagawin mo, DepEd? Wala pa rin? Oh, shit. Blessings yun bagtit, yes. Kaya I am taking this opportunity para ko. Kaya kung medyo ano ako, kasi on call yun. Kaya kung wala akong live, maintindihan nyo saan. Yeah. Ikaw na nandito ngayon. Thank you. And of course sa mga team replay, again sa mga members ng channel na to, I am asking your forgiveness kung hindi ko man naipasama. BT, 10 na lang daw kulang ni Sis Marvic para maka-live siya. Di ka daw niya titirahin. Uy, wala. Ako titirahin yan, Marvic Lawless. Wala, ilapag niyo yung ano, link ni Marvic Lawless dito. Dali. Anthony, pakilapag mo nga yung link ni Marvic Lawless dito.
O mga kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay, baka naman, 10 na lang kulang. O, dikitan nyo na si Maribek Gules. Pero kapag tinira niya ako, kalas. Yung mga ano, hindi ko lang magawa yan kay Trunks eh. Diba? Hindi, pakidikitan nyo po si Maribek Gules. No? Para ano, para may makatulong tayo. Hindi daw niya ako titiray, pero pag tinira niya ako, titiray ko. Yan na po yung link ni Maribek Gules, mga kapatid, binaba ni Anthony Lim. Lalagay ko po sa ano, ipipin ko po bahagya, no? Yan, nakapin na po yung link. Sige, bibigyan ko kayo ng 2 minuto para dikitan si Ma'am Maribek Gules. 10 na lang daw ko lang, gawin nyo na 100. 223 tayo ngayon. O, kayo 223, punta na kayo doon. Balik din kayo. Siyempre. O, may 3 umalis. Babalik yan. O, sino pa? Sino pa? Yan na. O, may 5 na umalis. O, babalik din yan. Sino pa pupunta? Dan. Okay. 10 lang daw kailangan. Huwag nyo na ipagdamot. Libre naman yan. Ano, nagbabenta sa mga, ano, sa Divisoria. Sino pa? Hindi, puntahan nyo na. 2 minutes. Dan, subscribe. Maraming salamat, Ma'am Norma Bergunya. Sige, puntahan nyo pa. Hindi pa, kailangan pa. Okay na, sob ako. Eli Manalili, thank you. Coco Melon, subscribe na kayo. Dan, Kaloyal Betariola, Liwayway Castillo, thank you. Naniwala ka na nilaglag si Duterte ng China kaya sa 2 prayer rally nila ay nilangaw. Tama. Rubia Rosario, thank you. 5 na lang. Nelson Gunta, 5 na lang daw. O 5 pa kailangan. Sige na. So, si Wendy Reyes, dan din daw. Sige. Rosette Taguinod, sige. Meron pa natitirang 1 minute. 1 minute pa. Pakipuntahan po yung nakapin. Sige, Mike, thank you. Ano pa? Sige. Meron pa tayong 40 seconds. Tsaka pwede naman mag-live yun, Ma'am Carclea. Pwede yung mag-live using gumamit lang siya ng ano, ng StreamYard. Kahit zero subscriber ka pa. Ah, mag-subscribe lang si Wendy kung titirahin si BT. Yeah, basta pag-usapan tirahan ako, nangunguna yan si Wendy. May galit yan sa akin. May galit yan sa akin kaya hindi ko may pagkatiwala buhay ko dyan. Sabi ko sa inyo, hindi ako natutulog na katabi ko yan. Baka katabi ko matulog yan, patay na ako buka. Ha? Hindi ka pa rin makapag-comment dito, no? Kunin niyo po siyang bilang co-host live collab ko, Kuya BT. Sabi ito, done na po. Si Wendy, sabi na, done na po. Sabi dito ni Wendy. Done na po ako, sabihin mo kay Manang si. Pwede mo naman sabihin, bakit? Good night, sir, BT, always. Take care, Melvin. Thank you. Ayan, okay na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan, kung kulang pa, sabihin mo lang. Diba? Kung kulang pa, sabihin mo lang, Mamaribig. Basta usapan lang natin ha, si Trunks lang titirahin mo ha. Hoy, thank you, Ma'am Rose Tambua, and of course kay Tita Nida, si hello, 64 subscriber. Bakit ilan ba dapat? Ilan ba dapat? Bago ka mag-livestream. Pagamitin mo siya ng StreamYard, Ma'am Carclea. Anytime, pwede siyang gumamit. Kahit zero subscriber yan. Pwede pag meron kang third party. Third na application, makakapag-livestream. Road to 100. Di pa din makakomment si Wendy. Ewan ko dyan. Ayaw lang siguro na mag-comment. 50? Ah, okay na yan. Nadami na yan. Pag nag-live na yan, nag-live stream na yan, nadami na yan. I-share nyo lang para ma-share din natin sa iba. Okay? Ang galing. Thank you po, Kuya Magdit.
Love you po, Kuya Magkit. Yun, kambal ko, subscribe na rin. 1K yata bago maka-LS. Hindi, ma-monetize yun. 1,000 bago ka ma-monetize. And 4,000 hours views. Yeah, yun. Thank you sa inyo. Eh, bukas na naman, ha? Bukas, hindi ko alam pala kung makapag-livestream ako. Pero masigurado, click mo yung notification bell. Kapag sakaling matapos yung trabaho ko, babanatan natin. Ma'am? Ayun, sa mga members ng channel na to, pasensya muna, ha? Medyo naghahanap ako ng paraan para maisingit ko yan sa susunod. Or siguro pag, ano, pag nakahanap ako ng paraan, itetest ko muna sa kalagitnaan. Yeah, thank you sa mga totoong pagtulong sponsors. Yan, thank you of course kay Ma'am Charlene Kim for sending her love sa ating advokasya. Yan ang tanging may papangako ko sa inyo, tuloy ang advokasya. Tuloy paglaban si Cadencio, mabuhay ang imagsikan. 2 weeks vacation so yes, sa Friday na ang huli, kaya lang akyat kami bundok ng Valdezia. Oh, oo, pero kami naman we are planning to go to Amsterdam for on the next weekend. Yan lang. Next weekend naman. Tapos si King kasi magka-classmer. 10 days siya mawawala sa amin. Magka-klase na naman sila dun sa bundok. Kasi true. Wala. Wala siya. Wala siya ano, ha? Kayong ebidensya. Wala siyang hindi siya moderator dito. Kailangan may mag-abogado sa iyo bago kita bigyan ng blue wrench, Wendy. Hindi basta ako tumatanggap ng 10 lamang. Padala ka ng 20, papayag ako. Dapat ikaw magpadala. Hindi kita i-moderator, Wendy, hangga't walang nag-abogado sa iyo. Si Badong may pangkape, ako wala. Ano kasi na swerte? Si Badong nagpapadede, ako hindi makadede. Wow, posible. Oh, iiyak na ako, ganyan lang. Ano ka, pambata? Dede ka ba, dede? O, oh, dede ka na. Dede na. Oh, ayan. Si Badong nagpapadede, ako hindi makadede. Di, ganyan ka lang, wala kang ano, wala kang blue range, di ka moderator dito. Unless may mag-abogado sa'yo, pwede na 20. 20-20 lang ang laban natin dito. Ma'am Corclear, ma'am, masyado siyang ano. Si Ma'am Corclear, ma'am, masyadong patula. Lalabs yung mga napakibilan mo nga ako. Nagmakaawa bigla. Thank you, Ma'am Karklea. Wala, wala tayong magagawa. Si Ma'am Karklea ang nag-abugado. Wala eh. Ma'am Karklea talaga. Alam mo kasing hindi ako makahindi sa'yo. Masyado kasi pag member kasi ng MSM yung ginagamit ni Wen. Para siyang kibuloy. Gumagamit ng mga connection. Sis Carclea, 6 PM Pinas time as per suggestion of his of Sis Coco Melon. Kita kits April 5. Big time katuwaan. Thanks a lot and sa epic thumbnail. Basta usapan natin dito, Ma'am Maribik. Huwag ako tirahin mo. Pwede siya pating. Huwag lang ako. Hello. Mildred Barzaba, BBM Team, hello Bagkit from Marikina. Hello po, ma'am. Mabuhay po kayo. Pati nagpapakita yung comment dito ni ano, Ma'am Mildred Barzaba. Ayun, okay. Kaya natin. Kaya yun, thank you. Wala. Malakas kasi backer ni Men. Malakas, bakit?
Mahina-hina lang yan. Pwede kong tanggihan. Kaya yun, la? Paano ba linlangin itong mga backer ni Wendy? Sis Carclay, pakita mo na kaya yung thumbnail ng video scandal. Na-excite ako sa artwork nyo. Galing-galing. Tatawa-tawa ka dyan, hoy. Ilista mo yan sa sisingilin ko sa katapusan. Uhubaran din kita, ha? Pag siningil mo yan, uhubaran din kita. Hindi lang yung jacket mong hubarin ko sa'yo. Pati Carson Silio mo. Ang ko lang. Pag nakabuo tayo, kasalanan mo. Mamaya, pag nakabuo tayo ng another king, kasalanan ni Bagdit yan eh. Ganun ka na naman eh. Pero pag nung nakita mong gwapo si king, oh, buti na lang, nagmana siya akin. Yeah. Okay, thank you so much. And of course, sa mga nagpakulay ngayong araw na to, si Ma'am Carclea, thank you. Ma'am Carclea's. Thank you so much. Hey, Kabagis, maraming salamat. Hey, Ma'am Carclea, thank you. Dahil sa pagiging moderator ni Wendy. Gusto ko muna sana paiyakin si Wendy. Magmakaawa siya muna. Parang awa mo na po. Bigyan mo na ako ng jacket. Ganyan sana siya. Tama, mahina. Mahina si Ma'am Carclea, marupok. Marami akong abogado dito, masahol ka pa kay Bulo ito, lalo mga, bakit? Sabi, ipapanood ko na naman yung video ni Badong. Kung si Badong nga, nakakapagpadede, ako hindi dumedede. Again, thank you kay Ma'am Charlene Kim for sponsoring our live stream for today. Thank you, kapatid. And of course, deadline. Hindi pa ako, mamaya na ako mag-video kasi wala labas ako. Kunin ko muna si King and then labas ako para mag-send ng pera. Diyan na lang ako pupunta. Kita tayo, Wendy. Philippine Star, gusto ba? Diyan sa may yan. Tapos punta tayo sa park. Ramel Mariano, musta lakay? Agbiag from Nueva Vizcaya. Ramel Mariano. Shout out sa'yo, Ramel Mariano. Agbiag, di kiti magtit. Yan, bye-bye. Kita-kita tayo, Bu. Basta, pipilitin ko bukas na makapag-livestream, mga kapatid. Yun lang. Pipilitin ko mag-livestream bukas para... Ay, bakit gano'n? Bakit gano'n? Dalawa lang. Hindi nasama yung isa. Yan. At masama yung isa. Para maganda buhay. Yan. Yun, bye-bye. Only Bekok po, Sir BT. Thanks. Yes, alam ko na. Nakasubscribe na ako. Ano ka ba? Subscribe na ako nung isang araw pa. Basta usapan natin, ha. Wala tirahan, ha. Pag ako tinira mo, papatira kita kay Badong. Malupit pa naman si Badong tumira. Nangahalik sa liig. Ay, salamat. 188 pa rin. Thank you. Please support all live streamers na yun ang kulang natin. Kasi yung iba talaga, double blade yung mga iba. Yung iba ka, triple blade eh. Budzi. Good day, BT. Nagasan po kayo, Budzi? Budzi. Nagasan kayo. Ayan. Okay na, nakasubscribe na po ako. Uy, thank you sa mga subscribe kay Maribik. Maribik Goles. Ano, pwede na? Pwede tayo magkalasan? Okay, bye-bye! And... Babush. Galit sila sa manluloko, yan ang MSMA. Sila ang MSMA. Mas pinalakas, maganda ang
Social Media Alliance. Sila ang MSMA. Walang inuurungan kahit pa na sino, lalo meron kang maling tinatago. Katotohanan ang kailangan nila dito. Kung ayaw mong patamaan ka ng grupo, sila ang MSMA. Totoo at walang tinatago. Lahat isisiwalat, lalo pag mali ang pinapakita mo sa tao. Loyalista, katapatan para sa bayan. Katotohanan ang kailangan. Sila ang grupong may paninindigan. Totoong patulong, yan ang gusto nilang ipakita. Katotohanan ang gustong ibalita. Maayos at walang imbento, di tulad ng iba, mga puro lang kwento. Dala ang katotohanan, ayaw sa mali. Galit sila sa manluloko, yan ang MSMA. Sila ang MSMA. Mas pinalakas, maganda ang dalang katotohanan. Totoo para sa bayan. Marcos Social Media Alliance. Sila ang MSMA. Dala ang katotohanan, ayaw sa mali. Galit sila sa manluloko, yan ang MSMA. Sila ang MSMA. Mas pinalakas, maganda ang dalang katotohanan. Totoo para sa bayan. Marcos Social Media Alliance. Sila ang MSMA. Ito ang samahan ng mga kaloyal. Matibay ang pundasyon parang bakal. Marcos Social Media Alliance. Walang makakatakas na mali sa bayan. Tulong-tulong, samahan na maganda ang isusulong. Yan ang MSMA, di uurong. Basta nasa tama ay susulong. Lagi merong sagot, kada merong mali. Mga balutot na sistema ay magagapi. Sila ay tunay sa tunay, totoo sa totoo. Samahang mas lalong tumibay. Stronger and better, yan ang samahan. Pinahawakan nila Marcos Social Media Alliance. MSMA. Dala ang katotohanan, ayaw sa mali. Galit sila sa manluloko, yan ang MSMA. Sila ang MSMA. Mas pinalakas, maganda ang dalang katotohanan. Totoo para sa bayan. Marcos Social Media Alliance. Sila ang MSMA. Dala ang katotohanan, ayaw sa mali. Galit sila sa manluloko.